Dahil sa taas ng baha, nagbabangka na ang mga taga-Baaw sa Camarines Sur para makabili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni John Consulta. John! Mel, not possible sa lahat ng uri ng sasakyan ang isang kalsada sa Baaw Camarines Sur. Isang kalsada na dinadaanan pagpupunta ka sa bahagi ng probinsya ng Albay. Ito'y dahil na rin sa lagpas taong baha na dala ng Bagyong Christine. Bantay sarado at walang pinapadaang sasakyan ang mga tauhan ng PNP Camsur sa bahaging ito ng National Road sa Baaw Camarines Sur. Ang dahilan, lagpas tao raw kasi ang baha. Di madaanan ng anumang klase ng sasakyan. May mga sumubok na pumasok pero tulad ng truck na yon ay wala itong nagawa, no? Tumirik sa bandang gitna. Itong dahilan kung bakit walang makapasok, walang makalabas sa may bahagi ng Albay dahil ito ang kalsadang nagturugtong sa Camarines Sur at Albay. Kaya ang mga residente, kung hindi hinahatira ng supplies tulad ng bigas, ulam at tubig, nagkukusa ng umalis sa kanilang mga bangka. Minsan, kasama pa ang kanilang mga alagang aso, baboy at baka. Isa na rito ang residenteng si Mang Tonet Panambo. Lampas tao. Lagpas tao ang baha. Walang. Binigay mo lahat. Hirap talaga. Ang hirap. Para nagmagluluto, wala ka mapagbintan. Wala ka mabibili. May pera ka. Wala ka mabibili. Hindi ka makalabas. Dahil walang gasikyan. Kailangan may bangka. Wala kang bangka. Wala. Sorry, mag-antay ka. Piniling manatili naman sa bahay ng residenteng si Angelina Bularim para maglimas ng tubig sa loob ng kanyang bahay kahit bagong opera. Di tulad ng ibang naranasang pagbaha, sadyang kakaiba raw ang perwisyong hatid ng Bagyong Christine. Binabawasan namin dati hindi masyado, pero ngayon bawas kami ng bawas, marami talagang tubig na umaano sa loob. Maraming tubig dyan sa labas. Galing na ganyan ang ganyan para hindi pumasok yung mga tubig sa loob. Pero ganun rin, napasok pa rin. Stranded naman at mahaba ang pila ng mga cargo truck na ito dito sa Baaw Camsur, natutulak dapat paalbay. Paano kayo rito? Anong ginagawa nyo pagkaganyan? Wala, ganito lang. Paano yung pagkain nyo? May ano naman po kami, nagsisain kami. May lutoan kami. Sa Naga City naman, puno pa rin ng tubig ang isa sa pangunahing kalsada ng lungsod na may taas na hita hanggang bewang. Ang mga sasakyan, nagbuebeltahan pag nakitang di kakayaning pasukin ang kalsada. Kaya ang ilang residente, walang magawa kundi ipark ang kanilang sasakyan at suungin ang baha tulad na lang ng mag-inang ito. Nay, bakit po kayo nagpunta rito? Magpapacheck up po dyan. May sakit pa si baby. Apo, aminignat po. Aminignat? Kaya kahit baha. Nandyan po, magpapacheck po kami, hindi makakulaw. Mel, hanggang sa ngayon ay wala pa rin kuryente sa malaking bahagi ng Naga City. Kung kaya naman, malaking bagay talaga ang mga libreng pa-charge tulad ng nasa aking likuran. Para dito nga yun, sa isang establishmento rito sa Naga City, para sa mga low-bat na residente rito. At yan muna ang latest mula rito sa Naga City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.